Welcome to the Divine Word School of Semirara Island Incorporated, School Year 2021-2022. Bago ang lahat, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Marivic Cordero, ang magiging guru nyo sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Bago natin simulan ang diskusyon sa araw na ito, tayo muna ay magpasalamat at humingi ng gabay sa ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Sa Araling 1, pag-aaralan natin ang konseptong pangwika. Nakapaloob dito ang wikang pambansa, at wikang opisyal at panturo. Sa paksang ito, inaasahang magagawa mong natutukoy at natatalakay ang kabuluhan ng wika at ang mga konseptong nakapaloob dito. Na ipapaliwanag ang konsepto, basehan at kasaysayan ng pagkakaroon ng wikang pambansa ng Pilipinas, na iuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw at mga karanasan. Bago ang lahat, ihanda muna ninyo ang inyong ballpen at notebook para maisulat ang mahalagang impormasyon na dapat matutunan sa araw na ito. Handa na ba kayo? Ano nga ba ang wika? Ang pinakamahalagang instrumento ng komunikasyon ay ang wika. Ang salitang wika ay mula sa katawagang lingwahe na mula sa salitang ugat na lingwa na ang ibig sabihin ay dila. Kalaunan, ito'y naging language na siya rin ginagamit na katumba sa salitang lingwahe sa wikang Ingles. Isang malaking biyaya ang wika para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagsasalita. Dahil sa pagsasalita, nagkakaroon ng anyo ang wika. Ang bawat makabuluhang tunog at ang bawat simbolong makahulugan ay nagsisilbing anyo nito. Sa kapangyarihan ng pagsasalita na ipapakilala ang kakayahan ng wika at ang kabuluhan nito sa buhay ng tao. Ayon kay Henry Allan Gleason, isang lingwista at profesor, ang wika ay may sistemang balangkas ng mga tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong nabibilang sa isang kultura. Ang tao at wika ay magkasama dahil sa wika, nagagawang maipahayag ng tao ang kanyang sarili. Ayon naman kay Lumbera, parang hininga ang wika. Sa bawat sandali ng buhay natin ay nariyan. Ito ay nangangahulugang hindi maaaring maiwalay ang wika sa pagkatao. Alam mo ba, ang Pilipinas ay isang kapuluan? Binubuo ito ng mahigit 7,000 pulo na nabibilang sa tatlong malalaking pangkat ng mga pulo sa bansa. Ang Luzon, ang Visayas, at ang Mindanao. Dahil sa nasabing kalagayang geographical, hindi maiiwasang magkaroon tayo ng iba't ibang pangkat ng mga Pilipinong may kanya-kanyang wika at dialekto. Ito ay ang nagbibigay daan sa napakaraming wika at dialektong ginagamit sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang iba't ibang wika at wikain ng Pilipinas ay namula sa tinatawag na Malayo Polynesian or Austronesian, ang siyang pangalawang pangkat ng wika sa buong daigdig. Ang Tagalog, Cebuano, Waray, Ilonggo, Ilocano at iba pang isang patak sa iba't ibang pinanggalingan ng mga Pilipino. At dito natin makikilala ang iba't ibang uring likas sa salita bukod sa hirab at likhang salita. Ano nga ba ang katangian ng wika? Una, ito ay masistemang balangkas. Ang wika ay masistemang balangkas. May apat na antas ang pag-aaral ng wika. Una, ang phonolohiya, ang pag-aaral ng tunog. Morphologiya, ang pagbuo ng salita. Syntax, ang pagbuo ng pangungusap. At ang panghuli, ang semantic, ang kahulugan ng salita. Pangalawa sa katangian ng wika, ang wika ay sinasalitang tunog, halimbawa, phonema. Ang lahat ng letra ay may kaakibat na tunog para makabuo ng salita. Kapag pinagsama-sama ito, ang tunog ay makakabuo ito ng salita. Ang pangatlong katangian ng wika, ang wika ay arbitraryo dahil dumidepende ang paggamit ng mga salita sa emosyong ipinapahiwatig ng nagsasalita. Ang kaisipan ito ay nagpapahiwatig na ang bawat tatawagan o termino sa isang wika ay hindi sinasadya. Ganoon at ganyan talaga. Ito lamang ay nalilikha sa mga taong gumagamit ito. Kung paano lumitaw ang mga katawagan na ginagamit natin upang bigyan ng representasyon ang ating mga idea at mga emosyon ay hindi masyadong maipaliwanag. Walang nakatitiyak kung bakit ang daga ay rat at hindi tinatawag na elepante at ang elepante ay hindi daga. Pang-apat, ang wika ay ginagamit. Makikilala at natututunan ang wika dahil sa paggamit ito sa pangangailangan sa komunikasyon, pasalita at pasulat. Panglima, ang wika ay nakabatay sa kultura. Bahagi sa kultura ang wika. Ang anumang mga salitang mabubuo at nalalapatan ng kahulugan ay dahil sa kulturang mayroon ang isang pangkat at makikilala ito sa pagbabago ng henerasyon. Pang-anim, ang wika ay nagbabago. Buhay at aktibo ang wika na katulad ng tao ay mabilis itong nagbabago. Sa ngayon, maraming manunulat sa media na ginagamit ang magkahalong katawagan ng Filipino at English. Iyon lamang ay patunay na ang wika ay nagbabago. Isang ebidensya sa pagbabagong ito ang pagkakaroon ng wikang Fijian at Creole at ang pag-usbong ng iba't ibang dialekto. Ang wika ay isang napakahalagang sangkap ng tao sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ito ay mabisang instrumento ng komunikasyon sapagkat nagsisilbi itong tagapagdaloy ng anumang mensahe o impormasyon na nais ihatid o ibahagi ng kausap sa kanyang kinakausap. Na ipapahayag natin ang ating saloobin, pananaw o opinyon sa paraang pasalitaman o pasulat gamit ang mga salita o pahayag na may kahulugan at kaisipan mula sa pinagsama-samang makabuluhang tunog, simbolo at tuntunin. Natapos na natin pag-aralan ang tungkol sa wika at ang katangian nito. At ngayon, dumako naman tayo sa wikang pambansa. Alam naman natin na tayong mga Filipino ay may tinatawag na wikang pambansa. Ano nga ba ang wikang pambansa? Ito ang wikang itinalaga ng isang bansa na gamitin ng mamamayan upang maging daluyan at representasyon ng pambansang identidad at kultura nito. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Wikang Filipino ang itinalaga ng pamahalaan bilang wikang pambansa ng Pilipinas. Kung gayon, ito ang wikang ginagamit ng mamamayan sa pakikipag-usap sa bawat isa lalo na kung magkaiba ang kanilang unang wika.
Halimbawa, wikang Filipino ang ginagamit sa komunikasyon ng isang Ilocano at Cebuano. Ngayon, magbalik na raw tayo sa mahalagang pangyayari sa wikang pambansa. Noong December 13, 1937, ay itinalaga ang wikang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nilagdaan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Noong 1959, sa bisa naman ng kautosang pangkagawaran bilang 7 na nilagdaan ni Talihim Jose E. Romero ng kagawaran ng edukasyon, ang wikang pambansa ay tatawagin ng Pilipino bilang pinaikling wikang pambansang Pilipino. Samantala, sa pamamagitan ng 1973 sa Ligang Batas, inatasan ang surian ng wikang pambansa na linangin, paudlarin at pagtibayin ang Pilipino batay sa wika at dialekto sa bansa. Sa huli, nakasaad sa Artikulo 14, Section 6 ng 1987 sa Ligang Batas ng Pilipinas na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Mula noon, ito na ang wikang pauunlarin at pagyayamanin para maging isang dinamiko at buhay ng wika sa bansa. At ngayon, ano naman kaya ang wikang panturo at opisyal? Bakit kaya napakahalaga ng mga ito? Ang wikang panturo ay wikang itinalaga para gamitin sa mga paaralan sa bansa. Ito ang formal na wikang ginagamit sa pagtuturo upang matiyak na maunawaan at natutunan ng mga mag-aaral ang mga araling tinatalakay sa loob ng silid-aralan. Mahalaga na mayroong tutoy na wikang panturo upang matiyak ang pagkatuto at pagpapalalim ng kaalaman ng mga mag-aaral. Ang wikang opisyal ay tugutukoy sa wikang itinadhana ng batas sa opisyal na komunikasyon sa loob at labas ng mga ahensya ng pamahalaan. Ginagamit ng pamahalaan ang wikang opisyal sa lahat ng transaksyon at pakikipagtalastasan ng pamahalaan sa kanyang nasasakupan o sa iba pang pakikipagtalastasan. Nauunawaan mo ba ang lahat ng tinalakay natin sa paksang ito? Magaling! Mukhang handa ka na para gawin ang ating pagsasanay. Para sa karagdagang kaalaman, maaaring niyong panoorin ang YouTube channel ni Dinoong Rodesto Fernandez tungkol sa wikang pambansa at laging tandaan, mag-aral na mabuti upang buhay ay bumuti. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ako nga pala si Binibini Maribel Cordero, ang inyong guro. Paalam.